guys, dito ako ngayon sa dulo ng Station 1 ng Boracay. So ito yung tsura niya, wala talaga siyang tao dito. So napaka exclusive nung mga hotel na nandito kasi wala talaga siyang masyado tao. Hindi ko lang alam kung ganito pa rin yung itsura hanggang mamayang tanghali or buong araw. Nakita ko sigurong rason is that sakop ng hotel na ito yung buong kahabaan na ito hanggang dun sa pinakadulo. Dun ako kanina, pupunta sana talaga ako sagad dun sa may bato. Kasi may parang ano siya dun, dead end siya na mga bato eh, mga rock formation. Kaso, may dalawang aso dun. Tapos nilalapitan ako. So, umatras na lang ako. Medyo may ano ako sa aso. Hindi ako ganun kagaling in terms of aso. So may, hindi naman ako takot na takot, pero ayoko lang makagat. So yan, ito yung itsura niya dito sa dulo. Ang ganda. So pinagpawisan ako mula ako Station 1 doon sa may sa Royal Park Hotel. So hindi talaga siya dulong-dulo ng Station 1. Medyo ano pa, mayroon pa talagang sagad doon. Pero pinuntahan kasi namin yung kahapon, kaya hindi na ako sumagad doon. Dumiretso na ako dito. So Station 1 to Station 3. Sakit sa balakang. Punta na kayo dito guys. Punta na kayo dito sa Boracay. So makakahanap kayo ng promo na ticket. And then mura na mga hotel accommodation sa Agoda. Tapos DIY na lang guys. Huwag na kayong mag pa-transport service. Kasi madali lang from the airport ng Katiklan. Sakay kayo ng tricycle. Then bayad kayo ng terminal fee at saka environmental fee, sakay ng bangka, 50 pesos. Then, mag-jeep kayo. So, huwag kayong sumakay ng mga yung pakyawan. Mag-commute kayo, may jeep na pwede nyong commutein. Kasi pag pakyaw kayo ng tricycle or ng sasakyan, mahal talaga siya. Sa 50 yata, yung pinakamura. Pero pag nag-commute lang kayo, ang bayad ng jeep to Station 3 is 25 pesos lang. So, kada isa. So, yun. So, maganda talaga mag-DIY, makakasave ka. Pero, yun nga, medyo makangapa ka pag first time mo. So, sunod na balik namin dito, kapisado na namin. Bye!